Ayan guys, andito na kami sa Riyadh after ng mahabang journey. Hindi lang para mahaba, may chill lang. After sa mahaba at nakakakabang journey. Ayan, kasi may nangyari dun sa Aba. May nangyari sa Abha. Na hindi namin inaasahan, hinanapan kami ng PCR test. So medyo tumigil yung mundo namin. Kinabahan kami ng bahagya. Kasi wala kami PCR test. Kasi hindi naman required talaga sa Saudi ang ano. Hindi Saudi naman required sa direct flight. Kaya medyo nakipagtalo rin kami dun sa ano. Kasi hindi naman required sa Saudi. Basta pag sasabihin nyo lang na nasa guidelines nila na pag direct flight, hindi kailangan ng PCR test. So sinabihan kami na magpa-PCR test at magpa-rebook na lang. Parang ganun-ganun lang kadali yung magpa-rebook na. So kaya medyo kinabahan kami ng konti doon. Pero okay naman, smooth lang lahat. Andito na kami ngayon sa Riyadh. So naghihintay na lang kami ng flight from Riyadh to Manila. Bali alas 11 pa ng gabi dito. So hanggang dito na lang muna guys at i-update na lang namin kayo pagdating sa Pilipinas. Yes. Bye.
Dito na tayo sa ating kwarto. So, ito guys yung kwarto natin. Hey, TV. Oh, may itin pa ng kape. Ganda. Alright guys, ayan, kakain muna tayo. Ito yung bigay ng ano, OWA dito sa airport. Ito naman yung bigay nitong hotel. Ayan. Ito yung mga kainin natin ngayon. So, gulay. Lagay, samahan niyo akong kumain. Alam ko may isa pa eh. Ito. Alam ko may isa pang binigay. Ayan. D-O-T-R. Sanitizer. Very good. Tara guys, kain muna tayo. Samahan nyo muna ako kumain. Ayan, kunting pasilip ulit sa aking kwarto. Alright guys, good morning. This is my first day morning here in quarantine hotel. Actually, this is not a first day. Actually, kahapon pa. So, second day na to. Kasi mag-i-start yung day ng quarantine mo ay kung kailan ka dumating or nag-check-in dito sa hotel. So, ito yung pangalawang araw na. So, ang oras natin is alas 7 na ng umaga. So, bali yung delivery ng pagkain dito is yung umaga, almusal, alas 7, tapos alas 12 tanghalian, then alas 6 ng hapon sa ano, paggabi. So, palagay ko andito na yung ano, yung almusal na almusal ko. So, check muna natin. Ito na nga. Ito na yung almusal. Dito na ang almusal. So, tingnan ko anong almusal. Guys, ang ating almusal, meron tayo dito 3-in-1 coffee. Meron din
Corn beef, egg, tsaka dalawang rice. Tara, ini tayo ng tubig. So, ito guys, ano to, dala ko na to. So, pwede kayo magdala ng mga kakainin nyo. So, para pag may mga gusto kayong kainin, ayan, tulad yan, gusto nyo kumain ng cup noodles, pwede kayo. Kape, puro. Alright guys, kain tayo. Samahan niyo akong kumain. Ayan, good morning guys. Ang apat na araw ko na dito sa quarantine hotel. So, bali, i-room tour ko muna kayo para makita niyo yung hotel na tinutuluyan namin. Ito po ay dito sa Sikia Hotel. Dito sa Quezon City. I think it's malapit to sa ano. I think Mother Ignacia. Kasi andun yung ABS-CBN, no? Ayan. Tower ng ABS-CBN. Andun din yung ABS-CBN. Hindi ko rin masum. So guys, ito yung aming hotel, quarantine hotel. So, ito yung bed niya, dalawa. Pero isa lang yung ginagamit, syempre. Tapos ito yung sofa na folding. Pwede rin siyang pahabain. So, halos kompleto naman. Meron ka dito ang initan ng tubig. So, kung gusto mo magkape, anytime, pwede. Basta may dala kang kape. Kasi nagbibigay lang sila ng kape pag almusal. Also, meron din dito ang mga alcohol. May hand sanitizer. Ayan, libre yan. So, meron din dito ang menu. Para kung gusto mo umorder, pwede. Pero ikaw na magbabayad doon, hindi na isagot ng ano. Gobyerno. Tsaka mayroong libreng mas. Dito naman, syempre may TV. Then meron din tayong Holy Bible. May ref. Ayan guys, may maliit na ref. Oh, meron ding ano. Bolt. So kung mayroong importanteng mga bagay, pwede mo siya dito ilagay. So, dito naman. And guys, may libre silang tubig. Actually, nung dumating ako, isa pa lang. Pero hindi pa rin nauubos. Nagbigay na naman sila ng isa. Tapos meron dito mga tissue. May hand soap. Bath soap. May shampoo. Meron din toothbrush. Tsaka meron tong ano, may kasama na tong toothpaste sa loob. Ayan. So, ito naman yung CR. Ayan guys. Maganda yung CR. Malinis. So maayos naman, maayos. Maganda yung hotel na ano, maayos yung hotel na pag-stayan namin dito. So yung mga hotel na binibigay sa mga umuuwi na OFW, ano yun eh, random. Kung saan kayo mapatapat, kung saan hotel ang available doon kayo. Hindi kayo makakapamili kung saan nyo gustong hotel. Kung gusto nyo sa maganda, ganun, hindi kayo makakapamili. So
kahit ano namang ibigay sa inyo, basta maayos, may matutulugan kayo ng quarantine time nyo, okay na okay, walang problema. Good morning guys, isang maulang umaga dito sa Pilipinas. Ayan, umuulan na naman, katatapos lang. Lagi na lang umuulan dito sa Pilipinas. Halos everyday umuulan dito. Ayan guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito yung panglimang araw namin dito sa quarantine hotel. So for today, magsa-swab test kami. Tapos, bali, hinihintay na lang namin yung tawag ng OWA. So, pag nakuha namin yung result bukas, pwede na rin kami lumabas bukas ng hapon. So, makakalaya na kami sa bahay ni Kuya. So, maganda ngayon, mas pinaiksi na yung quarantine compare nung nakaraang buwan. Ginawa na lang 5 days. Dati kasi 10 days, ngayon ginawa nila ng 5 days. So, napaka gandang balita nun kasi mas maiksi na lang yung quarantine. Mas marami yung araw na makakasama mo yung pamilya mo. So, yun lang guys. In-update ko lang kayo. So, sana mag-negative para makalabas na rin agad. Kasi pag nag-positive ka, mga 14 hanggang 14 days ka pa yata, mag-quarantine. Parang ganun. 10 days o 14 days, parang ganun. So, sana mag-negative yung result. Yun lang guys, at sana may mga natutunan kayo at nakuhan tips regarding sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo sa panonood at see you in my next video. Bye!